Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, April 11. Ang Ebanghelyo natin ay John 20, 11 to 18. Sabi ng Ebanghelyo, Jesus said to her, Mary. She turned and said to him, Rabboni, which means Master. Jesus said to her, Do not touch me because I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers. Say to them, I am ascending to my Father, who is your Father, to my God, who is your God. Ang unang bunga ng resurrection ni Jesus is yung sending. Tuwing may nakakita siya, sabihin mo sa iba, kwento mo sa iba, ibahagi mo sa community, ikalat mo ang mabuting balita. And I think there is a deep meaning in this. The first meaning is, talagang kapag good news, something is good for you. Gusto mong i-share sa iba. But hindi lang yon. I realize na habang sinishare ang mabuting balita, unti-unti naging maliwanag sa'yo. Sa pagbabahagi ay naging mas malinaw ang nangyari. Kailangan minsan to verbalize. We have to put all these feelings into words and it starts to make a different sense, a different meaning. At pangalawa, nag-realize ako, habang tayo ay nagbabahagi, ang ginawa ng Diyos para sa atin, mas naging malinaw. Parang sa pagsasalita, unti-unti, lumilinaw ang kabuluhan para sa atin. And I think this Holy Week, we had so many experiences, so many deep experiences. Minsan very touching, minsan very, yung tipong na you felt very dark in a moment of the Holy Week. Or you felt very, very in despair in a moment of the Holy Week. And then you felt so joyful in a moment of the Holy Week. So many, ang daming na malalim na nangyari sa ating sa loob ng Holy Week na ito. Share with others. Kwento mo ito. Kwento mo sa mga katrabaho mo. Kwento mo ito sa mga ka-school mo. Kwento mo ito sa mga kamag-anak mo. Kwento mo ito sa mga ka-gym mo, kwento mo ito sa mga ka-tropa mo, kwento mo ito sa mga tao, kahit yung akala mo yung taong walang interest. Dahil marami sa mga sasabihin mo ay makaka-resonate sa kanila. Don't tell them what happened, but tell them what happened to me during this Holy Week. Yung ang experience. Pag na-share mo yung encounter, unti-unti naging malinaw sa'yo kung anong gusto ng Diyos para sa'yo. Kung nagustuhan mo ang video nito, pass it on. One way of sharing. Punuin natin ang good news ang social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.